Ang programang ito ay inilaan para sa publiko upang magbigay ng gabay sa pagsampa ng reklamo sa Human Rights Tribunal ng Ontario. Ang ating mga karapatang pantao ay nakasalaysay sa batas ng Ontario na tinatawag na Human Rights Code. Ang batas na ito ang kumikilala sa dignidad at halaga ng bawat taong nakatira sa probinsya ng Ontario. Ito ang batas na nagbibigay ng karapatan sa bawat tao na itrato ng pantay-pantay at ng karapatang mabigyan ng pantay na pagkakataon sa limang aspeto ng lipunan: sa trabaho, sa pagpapabahay, sa mga ari-arian, serbisyo at kagamitan, sa pakikipagkontrata, at sa pagsasali sa iba't ibang asosasyon tulad ng mga unyon. Pinoprotektahan ng batas na ito ang mga residente ng Ontario laban sa anumang diskriminasyong base sa mga susunod na basehan: base sa lahi, sa kulay, sa lipi, sa lugar ng pinagmulan o nasyonalidad, sa pagkamamamayan, sa pagkabaldado, sa pananampalataya, sa kasarian pati na ang panliligalig na sekswal, sa pagbubuntis, sa pagkakakilanlan ng kasarian, sa pagpapahayag ng kasarian, sa edad, sa katayuan ng pamilya, sa katayuang matrimonyal, sa pagtanggap ng tulong na pampubliko na konektado sa paninirahan, at sa record ng paglabag sa batas kung ito ay gagamitin sa trabaho laban sa biktima. Pinoprotektahan din ng batas ang isang tao laban sa diskriminasyong base sa pakikitungo sa kung sino mang tao o anumang asosasyong nabibilang sa isa sa mga batayang nabanggit sa itaas. Pinoprotektahan din ng batas ang isang tao laban sa paghihigante o pagbabantang bunga ng pagsasampa ng kaso sa tribunal, sa pakikibahagi sa anumang paglilitis sa tribunal, sa pagtatangging lumabag sa karapatan ng ibang tao o sa pagtanggi o hindi pagtanggap ng kung anumang panliligalig ng isang taong may panungkulan tulad ng doktor, nurse, tagapamahala o amo. Kung naniniwala kang iba ang pagtrato sa iyo base sa alinmang batayang nabanggit sa itaas, pwede kang magsampa ng reklamo sa tribunal. Kailangan mong mag-file ng isang aplikasyon naglalaman ng iyong detalye. Tandaan, ang batas na ito ay panremedyo lamang. Hindi nito layunin ang mamarusa. Ito ay sinadya upang pigilan o alisin ang diskriminasyon sa lipunan at maiwasan ito ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay paaral sa publiko. Kapag natiyak ng tribunal na nalabag ang iyong karapatan at ika'y na biktima ng diskriminasyon, pwede nitong utusan ang partidong nanlabag na magbayad ng pera katumbas ng perang nawala sa iyo dahil sa diskriminasyon o maling pagtratong naranasan mo. Ang kompensasyong ito ay remedyo sa pananakit ng iyong damdamin at pamiminsala sa iyong dangal at sariling galang. Pwedeng kasama na ang interes sa halagang iniutos ng tribunal. Pwedeng iutos ng tribunal na ilagay o ibalik ka sa posisyong iyong kinatatayuan kung hindi nalabag ang iyong karapatan o hindi ka naging biktima ng diskriminasyon. Pwede ring iutos ng tribunal sa partidong nanlabag na maguhin nito ang pamamalakad o patakaran para maiwasang mangyari uli ang paglabag sa karapatang pantao o para maiwasan ang diskriminasyon sa hinaharap. Kailangan mong punan ang aplikasyon at karagdagang form na umaayon sa uri ng iyong sitwasyon upang magsampa ng reklamo sa tribunal.
makukuha ang iba't ibang forms na kailangan mong kumpletuhin sa website ng Human Rights Tribunal ng Ontario. Pwede mong isumite ang form sa internet o ipadala ito sa address ng tribunal. Bago kumpletuhin ang aplikasyon, siguraduhin ang iyong reklamo ay nakabase sa mga uri ng diskriminasyong nabanggit sa itaas. May mga sitwasyong kahit nakakaiba ang pagturing sa'yo, hindi ka pwedeng magsampa ng reklamo sa tribunal dahil sa mga sumusunod na rason. Pwedeng itrato ng kakaiba ang isang tao sa ilang mga sitwasyong hindi bawal ayon sa batas. Ang mga ito ay tinatawag na exemptions. Upang malaman kung ang iyong sitwasyon ay nabibilang sa mga exemptions, tawagan ang Human Rights Legal Support Center. Kadalasan, hindi maaaring magsampa ng reklamo sa tribunal kung nakapagsampa ka na ng kaso sa korte base sa parehong sitwasyon at kung ang hinihingi mong remedyo ay para sa paglabag sa iyong karapatang pantao. Kung iuurong mo ang kaso sa korte, pwede kang magsampa ng reklamo sa tribunal. Kung ang iyong reklamo ay parte na ng isang kasong kasalukuyang nililitis sa korte at ang iyong sitwasyon ay base sa paglabag ng iyong karapatang pinoproteksyonan ng ibang batas tulad ng tinatawag na Employment Standards Act, pwede ka pa rin magsampa ng reklamo sa tribunal pero maaaring ipagpaliban muna ng tribunal ang pagdinig ng iyong reklamo hanggang sa nalitis na yung kasong kasalukuyang nililitis sa korte. Pwede ring ipagpawalang saysay ng tribunal ang reklamong isinampa mo kung naniniwala ang tribunal na naremedyohan na sa korte ang paglabag sa karapatan mo. Hindi ka rin pwedeng magsampa ng reklamo sa tribunal kung ang sitwasyong inirereklamo mo ay pareho sa nakaraan mong reklamo na dininig na ng tribunal. Kadalasan, kailangan mong isampa ang iyong reklamo sa tribunal sa loob ng isang taon mula noong huling nangyari ang diskriminasyon o paglabag sa iyong karapatan. Pero, kung mayroon kang mabuting dahilan kung bakit nahuli ang iyong aplikasyon, tulad ng pagkaospital, pagkakulong, o nalaman mo lamang ang paglabag sa iyong karapatan mahigit isang taon na ang nakalipas, maaaring bigyan ka ng tribunal ng extension para magsampa ng reklamo. Kung walang kapangyarihan o otoridad ang tribunal na tugunan ang iyong reklamo dahil hindi nasasakop ng anumang batas sa probinsya ng Ontario ang basihan ng iyong reklamo, hindi mo pwedeng isampa ang iyong reklamo sa tribunal. Basahin muna ang guide sa website ng tribunal bago kumpletuhin ang aplikasyon at karagdagang forms. Kung nais mo, pwedeng ipadala sa iyo ng tribunal ang guide. Ang guide na ito ay magbibigay ng mga detalye at mga hakbang kung paano kumpletuhin ang mga forms na kailangan mong isumite sa tribunal. Anong mga detalye ang kailangan mong ilagay sa aplikasyon mo sa tribunal? Kailangan mong ilagay ang pangalan ng organisasyon o kumpanya at kung sino mang tao ang pinaniniwalaan mong responsable sa diskriminasyong dinadanas mo, pati na ang impormasyon kung paano kontakin ang tao, organisasyon o kumpanyang ito. Kailangan mong ilagay ang basihan ng diskriminasyon at anumang impormasyon tungkol sa diskriminasyong dinadanas mo, tulad ng kung sino, ano, saan, kailan, kung paano ka naapektuhan ng diskriminasyong ito at kung anong remedyo ang hinihingi mo sa tribunal. Nag-aalok ng proseso ang tribunal na tinatawag na mediation. Ito ay isang paraan ng pag-aayos upang magkasundo ang mga partido. Ang mediation ay isang uri ng paglutas ng kaso na hindi kasing formal ng paglilitis sa korte.
Sa mediation, magtitipon-tipon ang mga partido upang pag-usapan ang aplikasyon at subukang gumawa ng solusyong matatanggap ng lahat. Sa mediation, pusang-loob ang pagpartisipa ng mga partido. Kung hindi maaayos ang lahat ng mga issue sa mediation, pwede mo pa rin hingin sa tribunal na dinggin ang kaso mo. Kailangan mong sabihin sa aplikasyon kung nagsampa ka na ng kaso sa korte o kung nagsumiti ka na ng aplikasyon sa tribunal sa nakaraan base sa parehong pangyayari o sitwasyon o kung may ibang paglilitis sa korte o tribunal base sa parehong issue. Kung meron iba pang paglilitis, kailangan mong isumite sa tribunal ang kopya ng mga dokumentong may koneksyon sa paglilitis na yon. Kailangan mong ilista ang kung anumang dokumentong may kaugnayan sa iyong reklamo. Ililista mo sa aplikasyon ang lahat ng dokumentong meron sa iyo o sa tao, organisasyon o kumpanyang inirereklamo mo o kahit anumang importanteng dokumentong meron sa iba pang tao. Hindi mo kailangang isamang isumite ang mga dokumentong inilista mo dahil sasabihin sa iyo ng tribunal kung kailan mo kailangang isumite ang mga dokumentong ito. Dapat mo ring ilagay sa aplikasyon ang iba pang impormasyong kailangang malaman ng tribunal. Halimbawa, kung may anumang iba pang mga reklamong isinampa laban sa tao o kumpanyang inirereklamo mo, kailangan mong isaad ito sa aplikasyon. Suriing mabuti ang aplikasyong kinumpleto mo bago pirmahan at isumite sa tribunal. Kung kinakailangan mong madaliin ang pagproseso ng aplikasyon mo, pwede mong hingin sa tribunal na apurahin ito sa pamamagitan ng pagsumite ng Form 14 kasama ng aplikasyon mo. Mga susunod na hakbang. Pagkatapos mong isumite ang aplikasyon sa tribunal, bibigyan ka ng numero para gagamitin sa lahat ng komunikasyon sa pagitan mo at ng tribunal. Pag natanggap na ng tribunal ang aplikasyon mo, sasabihan ka kung kailangan mong magsumite ng karagdagang impormasyon para makumpleto ang aplikasyon o kung ipagpapaliban ng tribunal ang iyong aplikasyon dahil sa anumang rason o kung walang kapangyarihan o otoridad ang tribunal para dinggin ang reklamo mo o kung tatanggapin bilang kumpleto ng tribunal ang aplikasyon mo. Kung hindi ka sang-ayon sa desisyon ng tribunal na ipagpaliban ang pagdinig sa reklamo mo o sa desisyong ipagpawalang saysay ang iyong aplikasyon, pwede mong sabihin sa tribunal kung bakit dapat marinig ng tribunal ang reklamo mo. Sasabihin sa iyo ng tribunal kung anong mga hakbang ang kailangan mong sunduin.